In the past, since the Cory administration, lumakas ang NPA. Kasi yung panahon ni Marcos, malapit na kaming bumagsak noon eh. It was only the Cordillera Group that saved the situation. Kasaysayan, kababalaghan, at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Ang pari ay simbolo ng kapayapaan, pagkamapagmahal sa kapwa at pagkamalapit sa Diyos. Pero iba ang naging dating ng paring ito noong dekada 80. Baril ang piniling dalhin imbis na Biblia at naging kalaban pa ng Estado. Si Conrado Balweg o kilala bilang Kaambo ay dating Pilipinong pari at rebelde na nagtatag ng Cordillera People's Liberation Army, isang militanteng grupo na nagtaguyod ng otonomiya para sa rehiyon ng Cordillera sa Pilipinas. Si Conrado ay isinilang noong 1944 sa isang mahirap na pamilyang magsasaka sa Cordillera Mountains. Ang kanilang pamilya ay kabilang sa isang tribal minority na madalas na tinutukoy bilang mga tao mula sa mga bundok. Primitive at walang karanasan upang makatakas sa kamangmangan, si Conrado at ang kanyang mga kapatid ay ipinadala sa mga paaralang misyon. Pinili ng kanyang mga magulang na maging isang pari si Conrado. Sa pag-aaral ni Conrado, ay narinig niya ang mga aral ng Marxism at Liberation Theology. Ang mga lektura sa Liberation Theology ay nagkaroon ng malaking impluensya sa kanya. Ayon sa mga aral na ito, ay dapat pagtuunan ng pansin ng simbahan ng gawaing panlipunan, lalo na sa mga mahihirap at may diskriminasyon na mga tao. Ang ilang mga taga-suporta ng Liberation Theology ay nagkakasundo sa sosyalista, mga modelo din ng lipunang komunista. Gayunpaman, ang simbahang Romano-Katoliko ay hindi umaayon sa mga aral ng Liberation Theology. Iginiit ni Pope John Paul II na ang simbahan ay dapat gumawa ng gawaing panlipunan ang mga sumasalungat sa mga aral ng Roma, lalo na para sa mga teologo, pare at madre ay may posibilidad na mapatalsik. 1974, kasagsagan ng batas militar. Si Conrado ay naordinan at naging unang pare mula sa tribo ng Tingguian bago naging isang seminarista. Inilaan niya ang kanyang oras sa gawaing panlipunan habang naglilingkod bilang pari sa barangay Salapadan. Nanawagan siya para sa mga reforma sa istruktura. Nagprotesta siya laban sa mga multinasyonal na kumpanya ng troso na sumasalakay at hindi sumang-ayon sa makasaysayang pag-angkin ng pagmamay-ari ng mga katutubo dahil sa kawalan ng mga dokumento. Inakusahan niya ang gobyernong Marcos na tiwali at walang kontrol. 1979, itinapon ni Conrado ang kanyang Biblia at nagdala ng baril habang sumalis siya sa Cordillera People's Army, ang NPA. Sa kanilang rehiyon, pinangalanan siyang Kaambo at naging Robin Hood ng Cordilleras. Bilang kasapi ng NPA, bahagi siya ng Lumbaya Company. Siya ay kaagad na pinatalsik ng Roman Catholic Church matapos malaman ang kanyang pagsanib sa komunismo. Inamin ni Father Balweg sa isang panayam sa pahayagan na dinali ng kanyang pangkat ang 46 na sundalo ng gobyerno at 6 na mga informers sa 29 na beses ng kanilang banggaan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Dahil dito ay markado na ang ulo ni Father Balweg sa pamahalaang Marcos at ibinigay ang utos na siya ay dakpin, patay man o buhay. Hindi naglaon sa panahon ng kanyang pakikibaka ay tinuligsa ni Conrado ang CPA-NPA bilang isang totalitaryo na samahan, kumikilos laban sa interes ng mga igorot, kung kaya't bumuo siya ng kanyang sariling pangkat na Cordillera People's Liberation Army o CPLA. Kasama ang kapwa pari na si Father Bruno Ortega, hindi nagtagal ay nagkaroon ng inkwentro ang grupong NPA sa grupo ni Father Balweg na CPLA. Inakusahan ng bawat isa sa mga krimen at pagpapahirap sa mga tao, isang away sa pagitan ng magkakapatid dahil ang CPA ay pinangungunahan ni Jovencio Balweg, kapatid ni Conrado.
Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang CPLA ay nagkaroon ng kasunduan para sa isang tigil-putukan sa gobyerno ng Pilipinas sa Mount Data Hotel sa Bauco Mountain Province noong September 13, 1986. Ang kasunduan sa pagitan ng dalawang panig ay tinawag na 1986 Mount Data Peace Accord. 1999, madaling araw ng December 31, timbog si Father Balweg sa kamay ng mga kasapi ng Chadle Molintas Cordillera Region Command ng NPA sa pangunguna ng kanyang sariling kapatid na si Jovencio. Ayon sa pahayag ng mga NPA, tinimbog nila si Father Balweg para umano mabigyang hustisya ang mga krimeng kanyang nagawa laban sa mga taga-Cordillera at sa kilusang revolusyonaryo. Sa pagkamatay ni Father Balweg noong 1999, ang asawa niyang si Corazon Cortel ay naging chief of staff ng CPLA. Namatay si Cortel sa Camp Upi sa Gamo, Isabela noong March 10, 2008 at iniwan ang kanilang limang anak, si Jordan, na isa sa mga anak ni Balweg na dati ring miyembro ng CPLA na itinatag ng kanyang ama ay napasok sa Philippine Army noong 2012. Gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.